Okay, good evening po mga kaibigan, mga kapatid. So, today mag-share po ako ng very important topic about prayer. So, ang topic po natin tungkol sa prayer ay the power of persistent prayer. So, ano po ba yung ibig sabihin ng persistent muna? Sinearch ko po sa Google at ito po yung lumabas. Maraming meaning, so ito yung muna yung pinili ko. Persistent, it is an adjective word. Number one meaning is continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. So, ang mga synonym niya is tenacious, persevering, determined, resolute, purposeful, dogged. So, yung tenacious, matindi talaga. Matindi yung word na yun, persevering and tenacious, determined. Number two is continuing to exist or endure over a prolonged period. So, ang mga synonym niya is continuing, constant, continual, continuous, non-stop, lasting. So, pag pinagsama-sama natin to, it gives a very clear idea of what the word persistent means. Tapos pag dinugtong natin siya as an adjective sa prayer, so it means that when you are persistently praying, you don't easily give up. Hindi ka nagmadaling sumuko. Persistent prayer is keeping up. So kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang. And it is going on despite difficulties along the way. So hindi depende sa situation, yung tipong negative na lahat ng nangyayari, yung tipong parang walang kasagutan si God, pero tuloy pa rin yung panalangin mo dahil panalangin nyo na may pananampalataya. The person who is doubtful of what is he is praying for, madali siyang sumuko, hindi siguro kalooban ni God. Pero mararamdaman mo sa sarili mo why you are fighting, why you keep on praying. Mararamdaman mo sa sarili mo na there's a reason why. Parang may pag-asa. Kaya nga, sa Bible, pinagtabi-tabi yung faith, hope, and love. So, when you don't feel like believing, but there's hope, there's a glimmer of hope nasa puso mo, then, diba, tutuloy mo yung prayer kasi parang may mangyayari. So later on, may mangyayari talaga. So just keep up. And when you are persistently praying, we will not allow discouragement to stop us. So hindi ka madali ma-discourage. Okay, next slide natin. We will discuss about Jabez prayer from 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Basahin natin. Verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So, mapapansin natin dito na medyo may pagka-negative yung, hindi lang siguro medyo, pero talagang negative yung meaning ng pangalan ni Jabez. Ang ibig sabihin, I gave birth to him in pain. Parang sinasabi nung nagbigay ng pangalan sa kanya na malas ka, ganun. Na ikaw yung bunga ng mga pasakit, mga kamalasan, mga kung ano-anong negative sa buhay. And sometimes, yung name na nakakabit sa pangalan mo, dinadala mo yun hanggang sa pagtanda mo. Pero si Jabez, hindi siya pumayag na yun na nga yung meaning ng pangalan niya at yun pa rin yung mangyayari sa buhay niya. And he believed that hindi ganyan si God. He believed that God is fair and just. So, nagpray siya. Hindi siya tumigil. Hindi natin alam kung gaano siya katagal nagpray, gaano katindi yung pray niya. Basta nagpray siya hanggang sa may nangyari. So, ano yung pray niya? Lord, nag-cry siya kay God. Ang sabi niya, Oh, that you would bless me and enlarge my territory.
So, kabaligtaran ng kanyang meaning ng kanyang pangalan, yung kanyang pinagpray. Ang pinagpray niya ay yung kalooban ni God. At syempre, ang resulta, pinagbigyan siya ni God. Dahil yun naman talaga kalooban ni God. Ano? Yung mapagpala, yung mga nananampalataya sa kanya. And Jabez believed in God. And he prayed a persistent prayer. So what can we learn from here is that number one, there are two powers in persistent praying. Number one power is power to change. It has the power to change. So 1.1, it has the power to change our heart, our attitude, and perception in life. So yun lang eh, sa puso lang eh. Sa tagal ng pagpipray ni Jabez, ang totoo, nabago yung puso niya. Nalaman niya na, dapat ko ituloy yung prayer ko. Kasi noong una, pinaglaban niya lang siguro na malas ang pangalan niya, malas ang buhay niya. Pero bandang huli, sa patuloy niyang pagpipray, napatunayan niya na God loves him. Na God has a plan for him. And God has a plan for his future. At yun ang pinagpray niya. So nabago muna yung puso ni Jabez. Karamihan sa atin, nagpipray tayo at naiisip natin na unconsciously, unintentionally, ay nagagawa pala natin na parang genie in the bottle si God. Na sinususian natin siya at diniriktahan natin siya through our prayer. Therefore, ang nangyayari, kapag ka hindi natin nagkukuha yung gusto natin, sumusuko tayo, humihinto tayo. Yung iba naman, kapag nakuha na nila yung gusto nila, humihinto din. Pero yung tao na nagpapatuloy sa pananalangin kay God, nagpapatuloy, hindi lang siya nagpapapray, kundi siya mismo yung kumakausap kay God. Hindi lang siya nagbabasa ng panalangin, hindi lang siya nagkakabisado ng panalangin, kundi sinasabi niya yung nasa puso niya. Dahil nakikita ni God yung nasa puso niya. So, siya yung unang nababago. Let us remember that God never makes mistake. God is perfect. God knows everything. So, pagka nag-pray tayo, hindi ibig sabihin nag-pray tayo, we want to change the heart of God. We want to change the mind of God. We want to change the perception of God. As in, parang tayo pa yung mas magaling. O Lord, itong gawin mo kasi parang feeling natin, di ba? May mga tao pa nga na sabi nila, nagkamali daw si God sa paglikha sa kanila. Kasi iba yung kanilang kasarian, pero iba yung kanilang nararamdaman. Pero ang totoo, if you keep praying, you will understand the heart of God. And after that, your heart will be changed. Tayo mismo ang babaguhin ni God sa panalangin natin. So that is the power of persistent praying. Number two, it changes our life. So nakita naman natin si Jabez. Mula sa kinilala bilang malas, pinanganak sa pasakit, ay pinagpala ni God. So nabago yung buhay niya. So we cannot change, our life will never change. Kung wala tayong prayer, kung basa tayo ng basa, pero hindi tayo nagpipray. So we need to have a balanced life na magbasa tayo, tapos magpray. Magpray tayo, tapos magbasa tayo. Magbasa tayo ng Word of God, and tayo magpray. And then, the Lord will change something in our life that God is Himself, through the Holy Spirit, will help us become obedient to His Word. Will help us understand His Word, and will help us by putting desire in our heart. Sabi nga ng Ezekiel 36, chapter 36, verse 26 ba yun, na God will give us a new heart, not a heart of stone, but a soft heart that will love to follow and obey God. So that is a change of life. So don't stop praying until our life is changed. Yun yung persistent praying. And number three, God can change, or prayer can, persistent prayer can change situation. Isang example dito si Moses at ang mga Israelites. Nung sila ay finally nakalabas na sa Egypt after ng 300 years ng pagkaalipin, bago sila makalabas, maraming nangyaring mga himala, miracles and wonders. Yung
River of Nile ay naging dugo at may mga boils, nagkasakit ng boils yung mga tao sa Egypt. Nagkaroon ng mga langaw, insekto na kumagat sa kanila. May mga palaka na puno yung buong kaharian ng Egypt. And finally, namatay yung mga panganay. Pero yung panganay ng Israel, na anak lang Israel, hindi namatay dahil pinahiran yung mga pinto, yung mga hamba ng pinto nila ng dugo ng tupa. Na yun ay simbolo din na yung dugo ni Jesus na nakapahid sa ating espiritu, lalagpasan tayo ng spirit of death. Tayo ay binigyan na ng kaligtasan through the blood of Jesus. So balik tayo do sa situation na pinalabas sila, pinayagan silang umalis dahil na feeling nila kung hindi pa nila papayagan, mauubos na talaga sila, mamamatay na silang lahat. So sabi ng paraon, sige, umalis na kayo. At yung ibang mga mamamayan ng Egypt, pinabaunan pa sila ng papakaraming ginto. Kaya ang dami nilang kayamanan na nadala habang sila ay naglalakbay. Pero ang nangyari, sa dulo ng paglalakbay nila, in front of them is the Red Sea. At napakalaki ng Red Sea na yon. Hindi nila pwedeng, hindi na sila makaka-move forward. Kasi may mga kasama silang mga hayupan, mga baby, mga matatanda. May makalangoy man doon, eh, imposible rin sigurong makatawid doon. Kailangan nila ng bangka. Sa right and left nila, mga kabundukan, kung saan hindi pa nila alam kung kaya ba nilang sakupin yung mga kaharian na nandun sa kabundukan na yun na if in case na doon sila pupunta. So, sa likod naman nila, yung mga Egyptian soldiers na humahabol sa kanila, nagbago yung isip. Sabi nila, nalugi tayo doon na. Parang, in my own words, feeling nila, total, ang daming nasira yung economy natin, marami tayong namatay ng mga mahal sa buhay. Tapos, ganun na lang ba, paalisin natin sila. So, matigas yung puso nila. Humabol sila. At masusukul na nila sa dead end ang mga Israel. Nagpray si Moses. Persistent prayer ang tawag doon. Bakit? Kasi hindi siya nakakita ng hindi siya nakaramdam ng kahit konting discouragement. Hindi siya nagdoubt kahit konti sa promise ni God na sila ay dadalhin sa lupang pangako. Nagpray agad siya at hindi niya diniktahan si God na ganito mo kami ligtas, magpadala ka ng barko. O kaya patayin mo yung mga Egyptians along the way. Hindi siya nagsabi ng ways and means paano sila ililigtas ni God. Basta sabi niya, Panginoon, I hold on to your promises and I know, I believe na ililigtas mo. Parang ganun yung naging tema ng prayer niya. Basta, Lord, kayo na pong bahala sa amin. So, ang nangyari, nabuka yung dagat na hati sa gitna, nakatawid sila at naligtas sila. So, what happened was, because of persistent prayer, the situation was changed. Situation from a very dark, impossible situation became very positive for them. So, it can still be applied. It is still applicable in our modern time. Na kahit anong, because why? Kasi God is the same yesterday, for today, and forever. God never changes. Diba? So, if God was able to change the situation of the Israelites during that time and many situations in the past, ngayon din. So, all we need to do is to be persistent in our prayer. Hindi lang naman basta makulit ka na, basta Lord, basta gusto ko mapangasawa, ganito, mayaman. Hindi ganon yung ibig sabihin ng persistent prayer. Persistent prayer is because you have received a revelation or a word from God. And you are praying according to God's word, according to God's promises, according to God's will. Kaya ang hirap minsan mag-pray kapag wala kang alam sa Bible. Ang hirap mag-pray, kaya tingnan mo si David, kakaiba yung mga prayer nila. Why? Because they can talk to God. So tayo, sa simula, hindi natin alam, hindi natin na-encounter si God katulad ng na-encounter ng mga tao sa Bible. So we can encounter God through knowing God and by reading the Word of God. So persistent prayer is not just a prayer that you do and say dahil gusto mo lang.
sa dulo noon, hindi ka rin tatagal. Yung persistent mo, hindi na magiging persistent ang tawag doon. Giving up na. Bakit? Kasi wala kang mapanghawakan eh, wala kang basihan. Pero sila, Moses, may basehan sila. Ang basehan nila, promise ni God. So kahit na nasa dulo na sila ng harap na sila ng Red Sea kung saan pwede na silang mapatay na Egyptian, hindi pa rin sila natakot dahil ang pinanghahawakan nila, Word of God, nagbitaw ng salita si God. So kung wala tayong pinanghahawakan Word of God, how can we be persistent in praying? Ganon din si Jabez nung nagpray siya. Nabago yung situation niya, hindi na siya naging malas. Kasi he knows God. And he knows God because he knows the scriptures, the holy scriptures. So, yun. Kaya laging magkakambal ang prayer tsaka word of God. Amen. So, next is, basahin natin from Genesis chapter 32, verse 22 to 32. Story ni Jacob nung mag-wrestle siya with God. That night, Jacob got up and took his two wives, his two female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and the man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites don't eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was... hindi ko na mabasa yung part na yan. Okay. So, what we can see here is that pinakita dito kung paanong si Jacob ay nakipaglaban. Pero ang sabi dito, Jacob wrestles with God. So either it is God or the angel of God. But only God can change his name. So malinaw na si God yun. Sabi niya, "I will not let you go unless you bless me." So Jacob knows that only God can bless him. And that person also changed his name from Jacob to Israel. Ngayon, may mga katanungan. Ang tanong dito is that how can Jacob be able to wrestle or even able to not let go of that person, that man? Paano niya hindi... Gano'n ba siya kalakas? Alam naman natin na napakalakas ni God. Gano'n ba siya kalakas para hindi niya mapayagan o hindi niya mahayaang makaalis? Sabi niya, "Pakawalan mo ako, magpuputok na ang araw or mag-uumaga na." Pero, pangalawang tanong is that, yun nga, si God ba talaga yun? So, alam natin na si God is powerful. At hindi mananalo ang tao. But if we will think really carefully, ay pinapakita dito na hindi physical strength ang pinag-uusapan dito, kundi yung willpower ni Jacob. Kasi kung physical strength, wala siyang kalaban-laban. Yung willpower ni Jacob na, kumbaga nagpipray si Jacob kay God, "Tigilan mo na ako. Mag-uumaga na. Ang haba na ng prayer mo." Pero hindi siya tumitigil. Bakit? Kasi nananampalataya siya, naniniwala siya na God can bless him. Na God can change him. Ano yung history? Ano yung pinagmulan? Ba't nagkaganon si Jacob? Kasi si Jacob,
Mahabang istorya. Si Jacob ay may kakambal si Esau, at nung nasa tiyan pa lang sila ng kakambal nila, ay palabas na sana si Esau sa tiyan ng nanay, sa sinapupunan ng nanay niya. Dahil si Esau ang panganay, yung kakambal. Biglang hinila niya. Pero bago niya nahila, yung magpapanganak ay natalian na yung paa ni Esau. Kaya natandaan na, nalagyan na ng palatandaan na siya yung panganay. Pero hinila nga ni Jacob, at si Jacob yung nag-attempt na lumabas, at yun nga nakalabas. Pero kahit na siya yung unang nakalabas, hindi siyang tinawag na panganay, kundi si Esau. Kasi si Esau yung unang nakalabas yung paa niya. Hinila nga lang ni Jacob. So number one yun na ginawa ni Jacob. Wala pa siyang isip noon, pero there's something sa kanyang buhay na very wise. Yung Jacob, parang ang ibig sabihin, parang wise, parang madaya, parang gan. May pagka-negative din yung pangalan niya. Pangalawa, nung lumaki na sila, si Jacob ay naging mahilig, mahiyain, tahimik, at mahilig lang sa bahay. So lahat ng gawaing bahay, yung pambabae, natutunan niya pagluluto and lahat ng naituro ng nanay niya. Si Esau naman, lahat natutunan niya yung tinuro ng tatay niya, naging mga ngaso siya, hunter. Isang araw, sobrang pagod si Esau. At dahil alam niya na si Jacob ay gustong maging panganay, para lang siya maipagluto ng napakasarap na pagkain, dahil halos mamatay na siya sa sobrang pagod, sabi niya, pagluto mo, masarap ng pagkain, at ibibigay ko sa iyo, isusuko ko sa iyo ang aking birthright o ang aking pagkapanganay. Kasi sa Israel, noong unang panahon, pagka ikaw ang panganay, ikaw ang magmamana ng blessing ng tatay. So yung blessing noon, hindi lang physical blessing na kayamanan. Although, meron talagang physical blessing, kundi yung spiritual blessing. Kasi sa Israel, nililehan sila at sinasabi yung pinopronounce yung blessing. And it really happens. Binigyan sila ng power to pronounce blessing. So, importante sa kanila yon. Pero hindi naiintindihan ni Esau yung plano ni God sa kanya. Hindi niya kilala si God, pero kilala ni Jacob si God. Kaya ang hinahabol ni Jacob, yung blessing. Noong time na yon, blessing lang talaga. So, pumayag si Jacob. Pinagluto niya ng masarap at yun, nadaya niya si Esau. Panghuli, na pandaraya sa kanya, nung malapit nang mamatay yung tatay nila si Isaac. Si Isaac ay anak ni kaysa isang anak ni Abraham, yung inialay ni God ni Abraham kay God, si Isaac 'yon. So yung tatay nila si Isaac, sobrang tanda na, lumabo na mata. At paborito niya ay si Esau, at ang paborito naman ng nanay ay si Jacob. At nung ma-feel niya na malapit na siyang mamatay, kailangan niya nang ibigay yung blessing bago siya mamatay, i-pronounce. Sinabihan niya si Esau, anak, humuli ka ng paborito kong deer, at lutuin mo yung paborito kong menu. O sige po, tatay. Umalis agad si Esau nang huli, naghahanap agad. Pero nasa tent lang kasi sila, narinig nung nanay niya. Tinawag niya ngayon yung nanay ni Jacob. Jacob, balika. Tatay mo malapit nang mamatay, ibibigay niya na yung blessing. At nagpapaluto siya ng paborito niya. Nakapag-ready na siguro yung nanay dahil nakaplano na sa kanya lahat. So niluto agad ni Jacob yun. Tapos pagkaluto, nanay, may isang problema. Alam ni tatay, kasi si Esau, mabalahibo yung buhok, makapal. Pero si Jacob, makinis, walang balahibong masyado. Paano yun? Akong bahala anak, nakaready na ako. Meron akong skin ng animal skin dyan na ilagay mo sa katawan mo, at pag hinawakan ng tatay mo yun, mapagkakamba lang kasi iso. So yun na nga, naamoy ni Isaac yung masarap na ulam. Iso, anak, ikaw na ba yan? Opo, tatay, sabi niyang ganun. Pero totoo si Jacob yun. Parang nahiwagan, ba't ang bilis mo? Naluto agad. Parang kani-kanina ko lang sinabi yun, hindi ganun kabilis sa isip niya. Halika nga dito. So pinalapit, tapos hinawakan yung kanyang braso. Oo nga, mabalahibo, ikaw nga yan. O sige, kinain niya yung pagkain, at nung mabusog, sa kanya pinag-pray si Jacob. At yung prayer niya kay Jacob ay yung para sa birthright ng panganay. Nasa kanya lahat ng blessing, yung pangalawang kapatid o yung mas batang kapatid,
Kasi kahit kambal, may panganay, may mas bata. Yung naunang lumabas, yun yung panganay. Yung mas batang kapatid, dapat si Jacob, pero nga, nagkapalit, nandaya na naman si Jacob. Ang nangyari, ang natirang blessing para kay Esau, maglilingkod siya kay Jacob. So, ibig sabihin, superior yung blessing ni Jacob. Dahil doon, nagalit si Esau at nagkaroon sila ng halos parang gusto niya nang patayin si Esau, si Jacob. Kaya tumakas si Jacob doon sa mga kamag-anakan niya at doon siya nag-asawa at matagal sila ulit nagkita. Hanggang dumating tong punto na ito, na mayaman na si Jacob, may mga anak na siya at nakipaglaban siya dahil alam niya, hindi kompleto ang buhay niya. Natutunan niya na hindi lang material blessing ang kailangan niya, kundi yung blessing, spiritual blessing ni God. Yung mangyari sa buhay niya, yung plano ni God na pinangako kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. Na hindi lang siya sa ganong sitwasyon pagpapalain, kundi maging isang great nation siya. Pero nakita niya sa sarili niya na maraming mali sa attitude niya, mandaraya siya, manggugulang siya. So gusto niyang mapagpala at gusto niya ring mabago. So yun yung reason kung bakit nagkaroon siya ng ganong katinding willpower or persistent prayer to wrestle with God. At ang ginawa ni God, pinalitan yung pangalan niya at naging pagpapala yung pangalan niya. At nabago din yung buhay niya. Isang patunay na nabago yung buhay ni Jacob ay nakipagkasundo siya sa kanyang kuya, si Esau, sa kanyang kakambal. Nakipag-reconcile siya at nagkasundo sila, nagyakapan sila nung bagang huli. So, number one power of persistent prayer is it can change. And number two is it can establish. So, ano may establish? 2.1, it establishes our faith in God. So, nung time na yon, nakita natin na si Jacob ay nakipag-wrestle siya kay God dahil alam niya si God lang yung pwede mag-bless sa kanya. Hindi siya tumigil ng kakapray, hindi siya tumigil ng kakakapit kay God dahil alam niya si God lang ang makakatulong sa kanya. So when we pray persistently to God, kahit na feeling natin walang nangyayari, but because we know that God is the only one who can help us, who can change us, who can establish our faith, hindi mo titigilan si God. Meron akong kilala na isa siyang mananampalataya kay God, nagkasakit siya ng malubha. Pero nainip siya sa prayer niya. So lumapit siya sa albularyo, lumapit siya sa mga anting-anting at kung ano-anong mga pyramid healing at kung ano-anong hindi naayon sa kalooban ni God, hindi biblical na way ng pagpapagaling. So hindi pa rin siya gumaling. Bakit? If you truly believe in God, kahit na nakikita mo sa katawan mo na hindi pa rin nag-respond at hindi ka pa rin magaling, because you know that God is the only one who is true and who is powerful and He knows what He is doing, kakapit ka sa Kanya kahit anong mangyari. God, that is persistent praying. So, nai-establish lalo yung faith natin kapag we pray persistently. Pero pag wala tayong persistent attitude in praying, ang mangyayari, ayoko na dito sa church na to, lipat na ako ng church. O ayoko na dito, ayoko na kay God. Dati na lang buhay, mas masaya, parang ganun. Parang yung naisip ng Israel dati, nung nauhaw sila sa desert, naisip nila yung buhay nila sa Egypt. Every time may nararamdaman silang paghihirap, naisip nila yung buhay nila sa Egypt na hindi sila nagugutom kahit na alipin sila. Pero salamat dahil may leader, ang leader si Moses, nagpapaalala tungkol sa promise ni God. So number two, it establishes our relationship with God and His people. So nakita natin si after na ma-establish yung faith ni Jacob kay God at naintindihan niya yung plan ni God sa kanya, naintindihan niya rin na kailangan maging okay yung kanyang relationship sa kanyang kakambal si Esau. At nakipag-reconcile siya. So we cannot say that we are godly if we hate people or we ignore people. Hindi tayo nilikha ni God na mag-isa. Nilikha tayo ni God na isang malaking community ng kanyang pamilya. Church is a family of God. It is a community of people who believes in God.
So, pag pumunta ka sa church, hindi naman pwedeng titinan mo lang or wala kang relationship. Because yung Ten Commandments ay sinummarize into two. Yung mahalin natin si God ng buong puso, isip, kaluluwa, buong lakas. At pangalawa, mahalin natin ang kapwa kagaya ng ating sarili. So, hindi natin pwedeng isipin yung sarili natin na mas mataas sa kapwa, kundi kapantay, kagaya ng sarili. So, pag lagi natin iniisip na mataas ang sarili natin sa kapwa, so we cannot establish relationship with God's people. We're talking about God's people. Sometimes, we are closer sa mga tao sa mundo na kaya nating sakyan ang kanilang ginagawa. Yung mga tao na ayaw kay God. Pero yung mga tao na gusto kay God, sila pa yung nagiging kaaway ng mga iba. So, we need to learn how to be, to live harmoniously with God's people. Kasi, kumbaga, bago tayo tumira dun sa totoong tirahan natin sa langit, eh, dito muna, practice muna tayo dito. So, with persistent praying, we learn, we will have deeper relationship with God, also with God's people. Yun. So, number 2.3, it establishes God's work. So, ano yung God's work? Ang God's work ay Matthew chapter 28 na we preach the gospel, we share the gospel unto the ends of the earth, of the world. So, hindi yung parang tayo lang pinapalakas natin sarili natin, tapos wala tayong pakialam sa kapwa, wala tayong pakialam sa mga ibang bansa o ibang tao. No, God's work, God's mission is our mission. God's work is our work. And God's work is to reach out to all people, tapos dadating lang para nun. To let people know God's love, to let people know God loves them. That is God's work. Hindi tayo mananahimik. We have to speak up the truth in love. So, na-establish yung work ni God. Hindi tayo pwede mag-pray lang tapos wala tayong gagawin. So, bilang response sa prayer natin, we also do something. Like for example, si Moses. May mga instructions ni si God. So, kung hindi niya ginawa yun, walang mangyayari. Pero, kahit na gano'ng ka-imposible sinusunod. Like, hindi alam ni God, hindi alam ni Moses na gagawin ni God na hatiin ang dagat. Pero, sa instruction ni God, sinunod ni Moses, nagulat si Moses, nahati yung dagat. So, ganun. God's work is established after our life is changed. After, ano yun? After we experience change yung ano yun? 1.1, change of our heart. 1.2, change of our life. And 1.2, change of our situation. And then, after that, 2.1, ang faith natin lalong ma-establish. 2.2, yung relationship natin kay God lalong ma-establish. Yung ating relationship sa mga tao lalong ma-establish. And 2.3, finally, yung God's work ma-establish din. So, persistent prayer is God's will. Amen. Sabi ng Zechariah 4:6, not, lagyan natin ng konting sabi ng so sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6 not by might nor by power but by my spirit says the Lord Almighty. So, since work ito ni God, and we are cooperating and working with God, then this work will be successful. Pero kung itong work na to ay ginamit natin yung sarili natin lakas at pag-iisip, hindi tayo magsasucceed. We just need ang requirement lang is we let the Spirit of God work sa buhay natin. Amen. So, summary. Let us continue to pray until our hearts and our life change. Sabi nga, pray until something happens.
So, huwag tayong titigil. That is persistent prayer. Number two, pray until God's work or plan is established. Hindi yung sa simula lang, hanggang sa dulo. And then number three, pray continuously, even after our requests are granted. Yung hindi tayo maging kumpiyansa na, okay, okay na lahat. Because prayer should be our life, ano yun? Yung ating lifeline, yung ating breath, yan yung ating hininga, prayer. So if you stop praying, it's like saying we stop communicating with God. Parang kamukha ni Adan. Every morning, binibisita siya ni God sa Garden of Eden. And then, bigla na lang, nung bumisita si God, nagtatago na siya. Natatakot na siya, ayaw niya siya makipag-usap. Bakit? Nakagawa siya ng kasalanan. Pero in our time, sinuko na ni Jesus yung kanyang sarili para sa ating kaligtasan. We can go directly to God. Hindi natin kailangang magkabisado ng prayer, magbasa ng prayer, kung ano yung nasa puso natin, because God can read our heart. God sees our heart. So we just talk honestly to God, sabihin natin, and let us be persistent. Let us hold on. Alamin natin kung ano yung kalooban ni God. Alamin natin kung ano yung promise ni God. And hold on. Habang hawakan natin yun. So that we can boldly pray and talk to God. Amen. So thank you for listening. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo at napagpala kayo. At kita-kita po tayo ulit. God bless you all.